kasama ng mga anghel. Kailan may di magdidilim, pagkat laging maniningning ang liwanag niya sa atin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak at mga pinagkakautangan ng loob. Sama din po natin ang misa, pasalamat para sa kaarawan ni Redensyon Lagdamen. Alalahanin din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin at ang kaluluwa ni Heriberto Garcia at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan upang sa pagkapawi ng karimlan maihayag ng pagdating ng iyong anak na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Noong mga araw na yon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong naglilihab ang kanyang mga salita. Dahil sa alam ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit silang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang inyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakit ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw. Para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at iyong mga namatay na umiibig sa Diyos sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, akitin mo poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan.
Mula sa trono nung may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't panglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin ay at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami't din na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Danang pundariana, tiritianda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito sa Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayun din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao." At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Aware pa kaya tayo sa mga nangyayari sa paligid natin? Napapahalagahan pa kaya natin yung mga taong malalapit sa atin? Nagkukumustahan pa ba kayo sa bahay? Yung iba, magkakasama sa bahay, pero minsan di nagkikita-kita, lalo pag malaki ang bahay. E kung minsan naman, magkakasama sa bahay, nakakasalubong, magkakasamang kumain, pero hindi naman nagkukumustahan. Mayroon nga po ako napanood minsan sa balita. Yung anak niya, 8 months nang buntis. Hindi niya alam. Akala daw niya yung mataba lang. Sipin niyo. At hindi niya alam na mayroong gumagawa ng hindi maganda sa kanyang anak. Nalaman na lang na nung mga anak na. At marami sa atin ang mga dumaranas ng mabibigat na problema sa pamilya, sa mga nakakasama natin sa trabaho, pero di natin alam, di tayo nagtatanong. At kung minsan, isang katrabaho natin, kasama natin, wala na. Matagal nang wala, pero hindi rin natin alam. Napapansin, matagal na palang wala. Kailan pa? Last year pa. Last year pa pala. Aware kaya tayo sa mga nangyayari sa paligid natin? And do we recognize God's presence in our life? Pinakikinggan din kaya natin o tinitingnan din kaya natin kung ano ba
ang gustong iparating ng Diyos sa atin. Ano ba ang mensahe ng Diyos para sa atin? Nagpapasalamat pa rin ba tayo sa mga pagpapalang ating natatanggap? May mga pagkakataon din kasi na nakakalimot tayong magpasalamat at magpahalaga. Sa ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Hesus, pumarito si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Ganun din nang dumating ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nakilala bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas, bagkos siya ay pinahirapan, pinatay, at ipinako sa krus. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, maging aware sana tayo at may pagpapahalaga sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Makita nawa natin ang kahalagahan ng bawat isa. Hindi puro sarili lamang ang ating nakikita. Hindi lang puro yung gusto natin ang ating pinahalagahan, kundi makita rin natin yung ating kapwa. Mapahalagahan rin natin yung ating mga mahal sa buhay. At makita rin sana natin kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Kasakasama natin palagi ang Diyos. Kasakasama natin araw-araw ang Diyos. At sana malaman natin ano ba ang gusto ng Diyos para sa atin. Sana maging tunay na mga saksi tayo at makapaghanda ng tunay sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kadugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming pagdilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pagkikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y maging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, at Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu.
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ibahin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
kami sa'yo, o aming manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daranan ng ating manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Sa pagparito mo, Jesus, dala ay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Naghihintay kami sa'yo po'y sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, o aming manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daranan ng ating manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan
ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin ninilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa aming Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi ay sa ikalima ng hapon maliban sa December 17, araw ng Linggo. Ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpupuri sa may kapal ang bukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa ng Tanan sa kanyang kapangyarihan. Sa mga